ni Gani, kung sino pa yung may glorious pathway, kung sino pa yung apat na paa, mabagal po talaga yung halos. Nahabol! Nahabol! Makikita natin yan. Kapag kinumpara mo sa tank na tulad nila Atlas, no? Na may perfect match na tulad ni Kufra na may talon. Well, we are into the game, ating mga kababayan. Welcome to the first game of the second series ng ikalawang araw sa unang linggo ng MPL regular. The debut match ng Signal Ultra. One of the teams that come in from our qualifiers against BSB here, the 7th to 8th place, no? Kumbaga, parang sabi nga ni Vice President, nasa laylayan. Pero kaya nang pinakita nga dito ng Blacklist International kanina, this is still, we are still an MPL expert team. Any pa din. Shoot pa rin ang threat. Habang nakakuha na ngayon dito si paring Hades ng Purple, ba, papasok si Ana dito with the knock-up onto the finish, but this is too deep. But I think it's okay. Yeah. That is a 1-for-1. Shinbu, what was that? Yeah, I mean, ang lalim ng entrada ni Ana dito, but you really want to disable Signal Ultra eh. If you made your preparation against Signal Ultra, napakalaking factor. You know, over their previous games, or napakalaking contributor, lagi ni Imba DJ. Actually, let's read on to that. We have here the Gillette Instant Replay. Basically, nakita lang talaga ni Ana that Imba DJ was dancing around, and you can complete the best for that. Hindi rin pwede mag-transform si Imba DJ. By that time, naka-cooldown na yata yung ano niya, there's some cruel energy impact. And I think okay din na si Imba DJ yung nadali dito, Shinbu, no? Again, Ana right now, the new kid on the block. Para dito sa BSB, sabi niya dito ganito ang unang entrada natin. First blood natin, si kuya mo Imba DJ, even though dapat sana si Hades. I think it's okay kasi nabawasan dito yung tempo na gustong gawin ng Signal Ultra with the Ling pick. Right now, Kuya Shin, papasok na tayo sa pangalawang buff. Aabangan na natin yan under a minute na delay ng onti dito, men, ang Signal Ultra. Tingin mo ba malaking factor to kasi si Yishun Shin, si Drix mukhang okay, and plus meron pa silang retribution. Too early pa talaga to say, no, and things can go south easily, but the Ling is getting steadily on is getting steadily farmed, and marami na nagsasabi madali na hulihin ang Ling, marunong na yung mga players maglaro, pero threat pa rin eh. Threat pa rin. Like, para sa akin, the easiest counter and the most effective counter for the Ling is not to really catch him, but to starve him. Alisin mo yung resources talaga niya. Deny the blue. As long as the blue is given towards the Ling, as long as you fail denying the blue, hindi mo talaga parang napaparusahan yung Ling. The Ling can die 3 or 2, you know, down for the late game. Pero kung lagi lang siyang buff up, laging threat lagi yung Ling. Pero sa tingin ko, isa dyan sa mga resources na sinasabi mo ay yung resource din ng mga kampi niya. Kasi kapag wala ka ding mga kampi that can provide you utility, can provide you movement speed, stuns, parang mababawasan din. So I think okay pa din sana yung nangyaring pick-off kay Imba DJ. Let's see kung kaya bang ituloy-tuloy ito ng BSB dahil papasok na lang sila dito sa bandang crab coin. Dahil ayun na yung follow-up dito nung Golong. The stun will connect onto 2. But it's the revitalize coming in from Cap 1. Drix coming in with the proc of the melee shots. But where's the damage? Wala pang pang-counter dito. At ayun ang bawi ni Imba DJ. Ako nga. May pasok pa dito ng Timeless Oblix, but the burn is there. Sitting torrent para kay Trevor on level 2. But Ben Sanity ay nandito pa din. Bawi agad ang Signal Ultra, Kuya Shinbu. Napakabilis nun. Pero ang awkward nung pasok ni Hades doon na parang you know, maybe for a zone out on that part. Still, daling naman much like many carries. Maganda kasi sa Mobile Legends yung carries ngayon. Expect them to kill. Expect them to be shot that. Pero like what H2S is doing, if you farm consistently, okay lang eh. Kahit di ka nakakuha ng kill eh. Speaking of consistent, mukhang consistent dito ang pag-invade ng side ng BSB, pero kailangan na nilang umalis dahil medyo pulado na sila dahil pumasok na ang Black Diamond for ni paring Rhea plus the Soul Eater. Bang! Wala kayong makukuhang buff, sabi dito ng Signal Ultra. Even though nanakawan, okay lang kasi nakuha sila ng dalawa, Shinbu. At napabilis mag-manifest all nung composition dito ng Signal Ultra. No? The moment that they group up, they have a very strong frontline force. Uh-oh. In the form of the Baxia, in the form of this Yuzhong. Mm. And classic composition utilizes the Ling. You get a push into the mid, you get a few kills, you are poised on taking a purple buff. Na timingan pa, and I cannot but feel na miss out ng BSB, or mali yung decision ng BSB to take fights on the mid. Kasi
talagang ang objective mo dun is the purple buff eh, di ba? Parang na-miss nila yung chance sana. Kasi ano eh, makigets mo dito yung ginagawa dito ni paring Hades. But meanwhile, as I say this, medyo nagkaroon ata ng miscom ang Signal Ultra. That is a turtle for a kill for BSB. Ito na ata yung comeback. Sa totoo lang, napakalinis na bawi nun because you just got 2 kills. You also got the turtle. And still, Drix is doing pretty well. Diba? Still not started down. Ang gusto mong sabihin dito, parang even though nagpipail kami ng onte doon sa bandang pagkuha ng buff, nakakakuha pa rin ako ng tabla. The score right now is 3 to 4. 1,000 lang. Actually, 500 lang ang lamang dito ng Signal Ultra. Napakainit ni Ana ngayon. Sa ano, pasans eh, no? Ang pasans. Di ba nag-retire yan? Iba na laro niya. Nag-ML na rin pala. Dami si ML. Si RTZ lang eh, tsaka si HP Polkin, pati si Ana pala dito. Lumilipat na si kaibigang Ana and mukhang ang ganda ng control niya dito sa bandang side lane. Kuya Shinbu, yung dalawang panel carries natin ay nagkakaroon na ng items ha. Si Drix level 7, Hades level 8, but makinit na si Ana. Yeah, very awkward position actually. Napakaganda position, pero ito yung Black Dragon form natin plus the ultimate from behind. Hindi DJ, pero napakaganda ng sustain dito na side ng BSB ang katsaka killing spree. Dito, si Baron Drix and si Ana nandito pa rin. Si Pa, nasa tore na yung kalaban niya, pero wow, Ana, still, bumabalik-balik pa. And nilipad ang ipon dito. Mahinitin siya yung Black DJ, gusto mo nilipadin. Pumigil lang kasi mayroong ano eh, mountain siya. Flickered in. Alam din ni Imba DJ. Now the thing there is, alam nila yan, naririnig niya yan. Naririnig niya ang recoil. Wow. Buti na lang nagip. By the way, we want to tell you guys, sige, mamaya na muna, no? Breakdown muna natin yung nangyaring laban dito. It was a full-blown fight. This is still wise mula sa BSB because you want to really deny the objective onto the link. And it was really rewarding because kahit pa paano, pressure established on the link. Kita mo, wala siyang ano ngayon, di ba? Purple buff na hawak dito. And that's a big handicap na ibibigay para sa link. Not to mention si Drix being consistent. And again, going back on to Ana, no? By the way guys, hindi kayo pwede basta-basta na green recall because pag pro player levels po yan mga tol, even at the fog of war, naririnig yung recall ng mga players kung saan kayo nagtatago. And Shin, dito lang ata papasok yung sinabi mo na ML na ML. ML si Ana at si Imba DJ. Alam mo, ang mga bagong players sa MPL eh. Pag ikaw, tinignan mo yung stat sheet, tapos tinignan mo, sino yung mga bagong player, player in. Yun yung tingnan mo, init ng kamay. Si Ana, si Drix, si Imba DJ, si Ana, si Ana, pangatlong beses na nilang ginagawa. Ay, biruin mo, hindi pa nga basag yung first turret, nasa second turret na siya, dun siya lumalaban, same spot, nung nakuha niya yung first blood. Chinbu, Ben, tabla yung ating laro dito, but yes, I think na BSB ang lumalamang. We voted for Signal Ultra. Nakikita natin na ang taas dito ng teamfight capabilities ng Signal Ultra. Pero may isang specific teamfight, yung pangatlong purple take, na nung nagtabi-tabi yung BSB, Shinbu, bigla na lang walang damage. Yung Signal Ultra, and it goes to how well prepared. Oo, how well prepared these teams are. Tama ba ako, Kuishin? Totoo. It's actually very obvious doon sa clash na nangyari kanina. On their health bars, I'm not seeing any. Madali makita, guys, kung nakaka-damage sa MLM. Makita ka lang yellow bar. Natike. Ganun ka, ganun. For that part. Now, what I want to emphasize is, again, also, the playstyle of Ana fits his role here. What was introduced for us during the MPL ay ang Tank Cho. He's falling down a bit on the meta because of some preference for the side laners. But right now, hindi ito Tank Cho, guys. This is a side lane Cho with a flicker. No? Na-assassin. Remember, sa Signal Ultra side, may purification, guys. Pero walang flame shot. Flame shot is very, very effective against a Cho with a flicker, di ba? Na meron kang pang-counter go. But I think they also have the stun coming in from Imba DJ. So,
alam mo, dito mo mapapansin na 7 minutes in, na-reset na yung game eh. Tabla pa din. And Shin, eto na naman. Papasok na naman sila dito sa purple. Nakita na si Hades dito with the Mountain Shocker. Pipilitin ata to ng side ng BSB. Ayun, mula sa likod si paring Chujin. At uunahin nila dito yung purple top 1. Papasok yeah. dito. But Trevor and company from behind. Sino nakuha na purple? Papay! Ana, tol talagang... Ana! Napakaganda ng Sipa and si Drix. Susubukan niya dito, may bawi ng onti signal ultra pero wala na sila ang main carry. Parehas na wala ng main carry dito. And wow, it's still BSB. Grabe yung ano? Every team fight, Ana, with the clutch face, Kuya Shinbu, Assassin Cho is back in the ball game. How do you deal with this, Shinbu? Well, yun, chase him down talaga. Uranus, stick to the basics. Actually, kanina inaano natin minamaliit natin yung Hylos na pick. Meron ako nakalimutan regarding the Hylos pick, no? Tank, makunat siya tol. Hylos nga pala. Kasi hindi napaluan ng signal ultra. Alam mo kung anong isang bagay dito pino-provide ni Hylos na matindi? Oo. Vision. Ang laki ng vision kanina dahil kay Hylos. He was camping the purple buff and yeah. that gives confidence for BSB to go in because they know exactly where and who is close towards those point of entries. On this Gillette instant replay, you can actually see that Capuan has just been staying over there. And grabe, nagbabaga yung paa ni Ana, man. The moment that he saw, alam naman natin eh, what makes a good show player, ang simple lang, hero luck. No? Hero luck lang. Hero targeting. And the moment that the Ling went down, binati kaagad ng paa. Bati. And ikaw na nagsabi, may vision dito si Hylos. At alam mo kaagad na makikita mo kaagad yung kalaban mo. But then again, it seems like Signal Ultra is still in control dahil lagi na lang kumukuha dito ng purple ang BSB pero wala silang nakukuhang objective. Even though nakuha sila ng tablang kill, yung Signal Ultra, na-even up nila yung trade. Looking at the items right now, hindi pa rin pumapasok yung sinasabi mo, Shinbu, na pwedeng pang-counter sa Uranus and sa Yuzhong dito on the Deadly yes, Blade. So Deadly Blade, yeah. But they have right now is the Durance Ring. That is so bad. Nakakatakot yun na decision dito ng BSB. Magiging malaking problema nila sa Chujin. Chujin directly counters Ana here. And he can re-engage even with this half health. Speaking of re-engage, nandito na naman ang ultimate coming in from Imagician. Ang Dragon! From behind! Ako! Ang Dragon! Nininig ako yung Dragon! Pero nandun na din sa kabila. Grabe, Black. From everywhere. With the flanks that they have, mukhang eto na nga. Yeah. Ang kalmadong ultra nagalawan. Yeah, four heroes falling down for the side of BSB. Signal yeah. ultra, ladies and gentlemen. Shin, ayun na nga. The problem. Yeah, they burned. I think we have a replay coming for that. But the problem there is they burned so much onto Chujin. And without any deadly blade. It was soak up heavily. Half health pa si Chujin doon. During that time, you know? And still, he didn't die from whatever was burst during ng mga taga BSB. Just because there is no deadly blade, there is no anti-heal. Yeah. And, you know, hindi naman ganun kalaki yung lamang ng BSB. I feel like they were able to get some lead if they are taking fights under the purple buff of Signal Ultra. Mm-hmm. Pero ayun, nakikita mo, diba? Sabi ko na eh, may lamang yung BSB eh. No? Ayun, okay. Ayun yung nakikita mo yung XP by Goldbar. It gets swinged easily by Signal Ultra because we know how the Atlas shines. Uranus shines in the late game. Ang ganda sana ng mga... Atlas inakas. Oo nga eh. Ang ganda sana ng mga ginagawa nilang pang counter go pero mukhang nakakabawi pa rin dito ang side ng Signal Ultra. Tempest of Blade coming in. That is a mega kill. Hindi na nga tumama yung Dragon Tail at mukhang kukunin pa nila. Kaibigang Shinbu ang orange buff. Signal Ultra, even though sabi nila, sige, napanood na namin yung invade nyo. We're ready and we're prepared to counter it. Ang taas ng damage nila dito. And like what you've said, Shinbu, wala silang pang counter sa regeneration besides the Ring of Durance na meron si Trevor na 0-5. 0-5. I don't think so, man. I mean... Mm-hmm. Mas maganda yung Deadly Blade. Yung ganito kasi yung instance eh. Trevor actually has... Wait, mamaya na yun, no? I think may laban tayo. Oo nga, may laban nga. Dalawang putok. Grabe! Nasa ba yung Mount Tower dito plus yung ultimate ni Imba DJ. But Drix, right now, falling low. There's a Black Dragon 4 para dito kay paring Rhea. Pero ayun, kinagat! Nasa loob pa siya. Walang pangsagot dito ang side ng BSB as Signal Ultra. Just...
dominating and pummeling them. Pulado dito, Antore and si Vinsanity ay buhay pa din. Another ultimate coming in from Imba DJ. That is the execute shutdown from Wilson. Is this the best way? Pwede ilaban to ah! Pero, nako, full. May kaibigan Jujin dito at nilabas dito mga kaibigan ng mga fidget spinner. Pangalawa pang fidget spinner para kay Vinsanity. Fidget point coming in. Torre lang pala ang kalaban dito ng side ng Signal Ultra. Tempest Oblige just to get out. And it doesn't matter even though mag-Way of the Dragon. Unstoppable, tusok pa din kay Hades. Glorious Pathway coming in but the mission has been done. Tatlo ang mawawala dito sa side ng Signal Ultra. Pero ang kapalit nun ay Torre, Shinbu. Mukhang kulang talaga ang damage ng Team BSB. Yes, tol. I mean, Chujin got killed for that. But it took Drix for him. And there was a good amount of hit that was done by Drix. And hindi pa rin namatay si Chujin simulat kanina. Nung tinalunan yon ni Vinsanity. And what I want to mention here is napaka-impact talaga ni Chujin. Yes, may necklace of Durance. Ito yung gusto ko i-point out kanina. May necklace of Durance kay Trevor. But look at Trevor na right now. Ngi walang glowing wand yan. Passive lamang ng Valor yung pwede niyang gamitin pantik. Ngi hindi magic worship. Not even a magic worship tol. No? And ang kailangan ng necklace of Durance is continuous damage para tuloy-tuloy yung proc nung anti-heal. Compared to the Deadly Blade, which is an auto-attack based anti-heal, mas laging naka-up yung debuff kay Uranus kung Deadly Blade yung ginamit muna dito. So, and not, yun, not to mention, binabato lang ni Chujin yung katawan niya sa laro. Actually, men, hindi lang ata si Chujin ang nagbabato ng katawan eh. Kahit si Vinsanity. Yeah, yes. Talagang pumapasok lang, may vengeance pa siya dito. Kaya talagang nag-a-agree siya eh na, Chujin, papasok ka, papasok din ako. Like what you've said, Shinbu, ang daling maging confident dito ng side ng Signal Ultra sa pagpasok. Nakikita natin kanina yung BSB talagang todo gamol doon sa purple buff. Nakailang attempt sila, but with the outplays na ginagawa ng Signal Ultra, napakahirap, men. Baka umabot pa tayo actually mataas pa din yung damage output ng BSB pero parang bitin na talaga eh. Kailangan ng play, kailangan ng napakatindi, kailangan ng mala-impacto kung play mula kay Ana. Walang no choice tol. I mean they have kind of a decent wave clear naman in a way with the YSS tsaka Valier. Pero ito, just to account for the phases ng game natin guys, we are on the 14 minutes, Luminous Lord na yan, 18 seconds. BSB has a composition that can fight under that Lord. Kaya pa to eh. Kasi pwedeng mag-flank si Chujin dito, no? Again, siya yung naggumagawa ng mga malulupit na plays kanina. And mukhang may plano talaga. Sorry, si Ana pala. And again, mukhang may plano siya. Nandun na yung Lord. Pumasok na siya. Oo. Dumedepensa na lang ang BSB. Pero si Ana nakaabang dito. Ganun talaga eh, ganun yung play mo eh. Parang yung style din ni Rene J kanina. Pero syempre, nakakaramdam yung Signal Ultra. Nasaan ngayon si Ana? No? Pero I don't think they know na nasa likod. Ayun, pinakita na ni Ana sa kanya ang aga. Lumipad dito ng wings by wings, pero inaatake dito yung Lord. Pero na-shutdown siya ni Rhea. Dragon Tail being pop. That is the side coming in from Wilson. Medyo naguluhan na dito ang side ng BSB. Sino ba atake natin? Si Drix ay pumasok na sa loob. Opo! 47 seconds on the dead timer. I think this is it. Dahil si Hades ay tinatapos na ang laro kasama dito. Actually, hindi niya pala kasama ang Lord. Ang nakala si Lord. Nakuha ng BSB. Buti na lang, mga kaibigan. Buti na nga lang kamo. But man, it's still Team Signal Ultra. Vinsanity now falling low. Kinsgat! Buti na lang kamo na last hit nila. But again, Chujin way too tanky. Buti lumapit yung Lord agad. Oh my, Signal Ultra, this is it. Game number one. Nahirapan dito ang BSB. Another knock-up, Chujin with the Fidget Spinners. Of course, Ionic Blades. Let's go. This is it. Signal Ultra, kalmadong sistema, taking victory and taking game number one. Gusto talaga tapusin ni Hades kanina. He was hitting the base even if wala pa yung minion. Like, an inch, no, bago dumating yung minion. Because he does know na wala na talaga, tapos na talaga. But yeah, for that part, I feel like itemizations talaga yon. I feel like may point talaga, may biglang spike.